Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan, congratulations po sa ating graduate or nakapasa sa board. Actually, inaanak po namin yan ni Brother June, panganay ni Brother Orly. Ngayon na lang kami nagkita, imagine niyo sa sobrang tagal po. Pero alam niyo po, very challenging po talaga ngayon ang pag-aaral. Yung mga estudyante ay, kung ang mga teacher gumagawa pa sa pagkagaling sa school, gumagawa pa sa bahay, ganun din ang mga estudyante ngayon. May mga iba-iba pa silang mga activities na ginagawa pa din sa bahay. Ang mga tulog talaga ay, kung hindi man late, ay early na ng madaling araw. Sobra yung pinagdadaanan ng mga estudyante ngayon. Parang nagmamasteral na pero regular pa lang na pasok ang kanilang ginagawa. Pero ang maganda, mga kapatid sa Panginoon, talagang sa tulong ng Panginoon, alam natin na hindi pinababayaan ng Diyos ang ating mga estudyante, ang ating pamilya, lalong-lalo na yun nga po. Talagang lagi lang po natin ipag-pray, itaas sa Panginoon ang ating mga anak, yung pag-iingat ng Panginoon ang iparanas sa kanya, sa kanila. Kasi si Jean po, nung 2 weeks ago, ay meron pong experience na ang kanila pong school, galing sa kalsada, sa highway, yan lang po hanggang siguro mga ditong street. Pero yung ganyang kahabang street na yan ay meron pong naganap na hold-upan. Pagkalagpas po ng street na yan ay yung kanilang dorm na. Kaya lang, nung naganap po yung hold-upan, lalaki po yung na-hold-up. At ang sabi nung hold-upper ay, gusto mo bang ibaon ko na lang sa'yo tong kutsilyo na to? Nung kinuwento nung classmate ni Jean sa kanya, nanginginig daw siya nung una, kahit kwento pa lang. Kasi nga, siyempre, pag mga babae, hindi naman sanay sa mga ganun sitwasyon. Kaya nung marinig niya, parang medyo natakot. Pero yun nga po, bilang mga mananampalataya, ang ating kapanatagan ay alam natin merong Diyos na nag-iingat sa ating mga estudyante. Eh napakahalaga po talaga na we pray for them lagi. Kasi kasama man natin sila o hindi, ang totoo, kahit kasama natin sila, hindi lubos ang pag-iingat na maibibigay natin sa kanila. Pero ang higit na makapag-iingat sa kanila ay ang Diyos na lagi nilang kasama. Kaya yun po yung aming kapanatagan, kahit na malayo kami sa kanila, alam namin merong Diyos na kasama po sila. Amen? So ganun po, lagi po natin ipag-pray ang ating mga estudyante and ang kinin natin na sa kanilang pag-aaral, ang Diyos ang kasama nila at ang Diyos din, katulad ng pagpasa ng ating kapatid. Ganon din, ang bawat isa sa atin ay pagtatagumpayin ng Panginoon ang ating mga estudyante sapagkat sila ay naglilingkod sa Panginoon, ang mabubuting bagay ay inihahanda at pangyayarihin ng Panginoon sa mga anak niya na inuuna ang kanyang kalooban. Amen? Sabi po ng Psalms 84:11, yun ang pangako ng Panginoon, hindi siya nag-withhold ng mga mabubuting bagay sa mga taong matapat at matuwid. Lalo na yung ating mga anak na bahay, school, chapel, ang ginagawa ay para sa Panginoon. Definitely, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Nagbiyahe po kami ngayong umaga na po, kaya medyo may kinasal po kahapon at maulan din po sa Sariaya kahapon. Medyo maraming kailangang asikasuhin dahil nga po doon sa ating pinapagawang chapel. Sa biyaya po ng Panginoon ay yung mga pangloob na lang ang inaasikaso, ikakabit na lang yung bintana at saka yung pintuan. So baka by December 15 nga po, Lord willing, ay mag-start po talaga doon yung sambang gabi. Kasi kailangan pang i-flooring, pero kung hindi man maabutan o hindi matatapos na ma-flooring, tuloy pa din kasi nagawa na po yung stage, na sementohan na po yon. So talagang excited po yung mga kapatid sa Sariaya. Salamat po sa inyo, sa ating pong pagtutulong-tulungan. Hindi po tayo mga mayayaman, pero ang maganda po ay talagang kapag ka tayo ay nagtulong-tulong, andun ang Panginoon na nagbubuhos ng kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. At yung atin po mga pasanin ay pinagagaan ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na tumugon po doon sa atin pong
panawagan upang maging kabahagi sa church building na atin pong pinapatayo ngayon sa Riyaya. So praise God po rin po ang ating Panginoon. Ewan ko kung meron akong naisamang picture. Pakitingnan nga, Lyra, kung meron tayong picture. Wala. Okay. So, later po, baka yung pagtapos na, mas lalo ko pong maipresent yung ating picture. Purihin po ang Panginoon. Ang ganda po ng ating stage. Amen. Talagang Simoy Pasko na. Hindi lang Simoy, kundi talagang alam naman natin, ano, ang mga Kristiyano, ang celebration ng Christmas ay kung pwedeng araw-araw na lang. Kasi ang Panginoon ay alam naman natin na lagi natin kasama, yung presence niya. Kaya excited tayo lagi, lalong-lalo na kapag ka-Christmas celebration na kasi very meaningful talaga natin itong isine-celebrate. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon po naman ay para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible, isang talata mula sa aklat ng Bagong Tipan, Luke chapter 2, verse 7. Babasahin po natin ang Tagalog at saka English. Luke 2, 7. At aanyayahan ko na rin po kayo muli na magsitayo at sama-sama tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin itong basahin. Okay, ready? Marinig ko nga po isang malakas na amen. Ayan, ready na nga talaga. Okay, sabay-sabay po. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa NIV po natin basahin. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Tayo po'y manalangin muli sa Panginoon. Hallelujah, we thank you, our gracious and loving Father. Salamat po ng maraming marami sa iyong iglesia, Panginoon. Ang iyong iglesia na ikaw, Panginoon, ang ulo. Iglesia na nagpupuri sa iyo, sumasamba sa iyo, Panginoon. Lugar ng mga pinili, lugar ng mga iniligtas. Nagpapasalamat po kami na sa pagkakataong ito, aalalahanin po namin yung katotohanan na yon na kaya mayroong iglesia sapagkat ikaw, Panginoon, ay naparito upang tubusin kaming lahat sa aming kasalanan at pagsamahin sa iyong iglesia ang Hudyo at mga Hintil, ano pat wala ng pagkakaiba, wala ng Hudyo, wala ng Hintil, wala ng lalaki at babae, ang lahat ay pantay-pantay sa harapan mo. Tinubos ng iyong banal na dugo, nilinis. Ibinigay mo ang iyong katuwiran upang sa harapan ng aming Diyos, kami na iyong iglesia ay tunay nga po, O Diyos, na magkaroon ng karapatan na maging anak mo at binigyan mo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming pananalig sa aming Panginoong Jesus. Sa oras pong ito, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita, dalangin ko po, Panginoon, na ihanda mo ang iyong bayan, O God, upang tanggapin ang iyong aral, O Diyos, buksan ang puso at isip ng iyong bayan, upang ang iyong aral, Panginoon, ay tumimo, lumago at magbunga sa buhay ng iyong mga lingkod. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Ikaw ang aming itinataas at niluluwalhati sa lugar na ito. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin sa iyo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Praise God. Amen. Ang sabi po ng ating passage na binasa, ipinanganak ang ating Panginoong manunubo sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar doon sa bahay panuluyan. Kumbaga yun po yung nakita natin na kalagayan ng ating Panginoon. Kung alam kaya ng mga tao noon na ang darating ay isang manunubos, isang tagapagligtas, ganon din kaya ang maging kalagayan ng mga tao? Hindi rin kaya nila bigyan ng lugar ang Panginoon doon sa kanilang panuluyan?
I believe kung lahat ng mga tao naghihintay, inaalam talaga nila na may darating na manunubos, siguro mababago yung kwento. Pero katulad ng ating binasa, ipinanganak ang ating Panginoong Jesus sa isang sabsaban sapagkat natagpuan na wala na pong lugar doon sa bahay panuluyan. Ang available na lamang na lugar para sa Panginoon ay yung lugar para sa mga hayop at ipinanganak siya sa isang sabsaban. Kung tayo po kaya, kung alam natin na ang Panginoon ang darating, ipaghahanda kaya natin siya ng lugar sa ating mga buhay? I believe, yes. Kasi alam natin siya ang ating Panginoon. Amen po ba? At yan po ang pag-aaralan natin, yan po ang bibigyan natin ng pansin sa pagkakataong ito. Making room for the Savior. Balikan po natin ng konti yung naging paglalakbay ng mag-asawang Jose at Maria hanggang makarating po sila doon sa Bethlehem. Ang sabi po kasi, si Joseph po sa panahon na ito, nung sila po ay maglakbay, ay from Galilee going to Bethlehem, ito pong biyahe na ito, or from Nazareth I mean, papunta po ng Bethlehem, ito po ay around 80 miles para po makarating doon sila Joseph. Hindi po ito madaling biyahe, lalo na noon na ang means of transportation ay hindi pa po ganun kabibilis. At syempre kagampan pa si Maria. Pero ito pong pagbabiyahe na ito nila Joseph, bagamat medyo mahirap, ay kinailangan po nilang gawin sapagkat mayroon pong utos na ipinarating si Emperor Augustus nung panahon na yon. Ang sabi po ng verse 5 and verse 6, ang sabi, mayroon pong census na magaganap. Ang sabi ng verse 5 and verse 6, he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him, and was expecting a child. And while they were there, the time came for the baby to be born. So ang dahilan kung bakit po si Jose at si Maria ay nag-travel papunta sa Bethlehem from Nazareth, sapagkat ang emperor ng Rome, si Augustus, ay nagbigay po ng kautusan sa lahat po ng nasasakop ng imperyong Roma na kailangan po lahat ay magpatala. At dahil po ito ay isang napakahalagang utos, so kailangan po lahat ay gumanap. Sabi po sa Tagalog, sa Mabuting Balita Biblia, kasama niyang umuwi upang magpaalam rin si, o magpaala, upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa at nanooy kagampan. At samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. So, hindi po ito ordinaryo or simple na census registration. Kasi po, ito po ay pinagawa ni Augusto Caesar sapagkat ang gusto niya na sa kanyang buong Roman Empire ay magkaroon sila ng effective and efficient na tax collection. At kailangan na itong mga nakatira sa kani-kanilang mga sariling bayan ay doon magpatala para accounted lahat sila sa kanilang sariling bayan. And also, hindi lang ito para sa tax collection, kailangan din ito para sa mga military service. Yung mga eligible para mag-serve as militar sa kanyang empire ay paraan din ito para malaman nila kung sino ito. At ayon sa history, si Justin Martyr, meron siyang isinulat, after 100 years daw po ng nakalipas na ito nakaraang census, ang sabi sa sobrang efficient ng pagkaka-register ng mga tao, pwede mo pang balikan yung panahon na naganap na census 100 years after.
So ibig sabihin talagang maayos na maayos yung ginanap na pagre-rehistro. Bakit? Kasi nga po importante yung gagawin. Tax collection. Siyempre, pag tax collection, dapat walang makakaligtax. Walang makakataxcas. Yun. So, talagang bantay na bantay. At kung sino naman yung gustong mag military service, ay meron din silang record. Well, gusto ko din makita natin dito na nandun yung divine providence ng Diyos. Alam natin na ang Panginoon ay sa prophecy, papanganak siya sa Bethlehem, kung saan ito ay bayan ni David. Kaya, kung titingnan po natin, maaaring kay Jose, kasi po si Jose, nung siya po ay nagpa siya na magpatala din sa Bethlehem, pwede po niyang hindi isama si Mary, considering na ito'y kagampan, kasi para lang naman sa mga talagang taga Bethlehem ang magpapatala. So magkaiba sila ng bayan. So pwede niyang hindi isama si Mary, pero sinamantala na rin ni Jose yung pagkakataon, kasi doon sa kanilang lugar, alam naman natin yung istorya nung pagbubuntis ni Maria, kaya meron pang mga chismis-chismis na kumakalat doon, may mga tanong-tanong, Jose, ikaw ba talaga ang tatay niyan? Akala ko, di ba mga ganon? Eh di ba, binalak na nga niyang takasan yon, pero nagpakita sa kanya yung angel at ang sabi, hindi, ang ipinagbubuntis niya ay mula sa Espiritu. Kaya manatili ka, pakasalan mo siya. So, anong nangyari? Dahil dun sa utos na ito, naging pagkakataon nito kay Jose para maiwasan yung mga kapitbahay ng mga Marites at saka Tolits. Kaya umalis siya doon, sinamantala niya yon. At ang sabi, along the way, verse 5 and verse 6, kung titingnan natin, para bang ang bilis ng pangyayari, nakikita natin madalas na picture ni Mary ay buntis, tapos pagdating ng Bethlehem ay nanganak na agad, naghanap ng mapapanganakan. Pero kung titingnan po natin, parang hindi naman actually ganun kabilis. Parang meron ding ilang araw. Kasi sabi ng verse 6, samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Kumbaga, hindi naman agad-agad. Habang nandun pa, marahil naghahanap nga sila, kaya lang sa sobrang paghahanap ay talagang wala na silang makitang panuluyan, mga ilang araw din yon. Hanggang magkaroon sila ng lugar dahil mga anak na, isang nagmagandang loob, wala na lang talaga kami mapapatuluyan. Pero kung magtsatsaga kayo, doon kayo. Yun, napunta sila doon sa lugar ng mga hayop. At doon nga ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Now, maaring kay Jose, ang idea na ito ay okay dahil makakaiwas siya doon sa usapan patungkol sa kanilang relationship ni Maria. Pero ang totoo, alam natin, dahil sa sovereignty o dahil sa dakilang pagkilos ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, ito yung dahilan, mga kapatid sa Panginoon, kung bakit kailangan talaga na matutunan nating itiwala sa Diyos ang lahat ng detalye ng ating buhay. Sapagkat ang Diyos, lahat ng mga sirkumstansya sa atin, alam naman natin, walang aksidente, walang coincidence sa Panginoon, lahat ay nangyayari ayon sa Kanyang mabuting plano. Amen po ba? Kaya hindi bigla lang na nagulat ang Panginoon, nako, buntis na nga pala si Maria. Eh, ang alam ko, dapat manganganak siya, ipapanganak siya sa Bethlehem, eh nandito pa siya sa Nazareth. Hindi ganun ang ating Diyos. Makikita natin na maaaring si Augustus, Caesar, ay ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para magbigay ng kautusan, pero sa kabuuan ng lahat ng ito, yung hindi nakikitang kamay ng Diyos na gumagabay sa galaw ng ating panahon, sa takbo ng ating buhay, alam nating ang Diyos ang nagkakamada ng lahat para mangyari ang mabuting kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya talagang kung yun ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi mahirap magtiwala sa ating Diyos sa mga detalye ng ating buhay. Kasi lahat ng ito ay bantay ng Diyos. Ang sabi nga ng Galatians chapter 4, sabi, sa takdang panahon, ibig sabihin dun sa tamang panahon, dumating na yung oras, ano yun, na ipinanganak ang ating Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa bawat isa sa atin. At
ito ay patunay na mayroong divine providence. Maaring kay Jose, maaring it was his way of eluding yung mga chismosa at chismoso. Kaya, halika na, Maria, punta tayo ng Bethlehem. Maaring para sa kanya, yun ang kanyang kaisipan. Pero actually, God is behind all these things in their lives. Amen po ba? Well, bagamat makikita natin na yun yung naging kalagayan, at yun nga, siguro ay pagdating nga ng Bethlehem, nakita natin na natagpuan, doon inabot ng kapanganakan si Maria, at wala ng lugar sa panuluyan para ipanganak ang ating manunubos. Nung panahon po kasi na ito, dahil nga po nag-uwian ang maraming mga taga-iba-ibang mga lugar, siguro ay nagkaroon ng, kumbaga biglang nagkaroon, parang bagyo, may mga transient, yung kanilang mga maliliit na lugar, dinagdagan nila ng mga bed space. So yung ibang mga nagpuntahan doon, una silang nakasita, or naka-rents. Ang sita po sa Quezon ay parang rent, nakasita. Dito sa atin, naninita yung, nahahawa na rin po ako ng ano. Pero ayun po, may mga nauna ng mga naka-rent ng lugar, kaya pagdating ng ating Panginoong Jesus, wala na po silang available para sa ating Panginoon, lalo na kay Maria na noon ay kagampan. Iniisip ko po, kung alam lang ng mga tao noon kung sino ang ipapanganak, alam ko, baka naguunahan pa yon. Talagang baka paalisin pa nila yung kahit pinaka-special na guest nila kasi wala nang mas special pa sa ating Panginoon. Kaya lang, hindi nga po nila alam. Actually, ito pong pangyayari na ito, parang ito yata yung naging ano ng ibang bansa na nagkaroon po sila ng parabang kautusan na maglaan ng, halimbawa, ang business nyo po ay hotel or inn. Hanggat maaari, kahit na fully book na yung mga hotel, magtira ng at least isa na lugar, room. Para saan po yun? Ang purpose po nila, if ever na dumating ang head of state ng Amerika, at least pag pumunta yun doon, kasi hindi mo alam eh, bigla na lang may mga ganong pangyayari. Ayaw nilang ma-experience na kanilang head of state na pumunta sa isang lugar, at katulad ng ating Panginoong Jesus, there was no room for the head of state in that area. Parang disaster po yun. Kaya meron po silang parang protocol na huwag niyong ipufully book ang inyong mga hotel. Kailangan magtitira kayo ng kahit isa, bawat hotel yan, para kung saan man mapunta yung ating head of state at biglang magbisita dyan, merong available na room para sa kanya. Pero yun nga po ang nakalulungkot. Nangyari po ito sa ating Savior, may-ari ng buong mundo, pero nung dumating siya dito sa mundong kanyang nilikha, there was no room for him. Kasi hindi nila alam na dumating na ang mga manunubos. Ang naging kapanganakan ng ating Panginoon nung unang Pasko ay masasabi po nating parang silent night. Walang nagbigay ng pansin maliban sa ilang shepherds at mga pantas na napakalayo pa. Hindi na nga po agad nakarating yung mga pantas, pero nabalitaan nila, ipapanganak na yung Savior. Pero ilan ang nakaalam, kaya masasabi natin na tama yung kanta na silent night nga noon nung unang panahon. At it is also understandable naman po nung panahon na yon na hindi nila mabigyan ng lugar ang ating Panginoon kasi hindi nga po nila alam na yung ipapanganak ay isang Savior. Pero mga kapatid sa Panginoon, ngayong panahon na ito, ngayong alam na natin na ang Panginoon ay pinanganak na, will you give Him room in your life? Bibigyan niyo po ba ng lugar ang ating Panginoon sa inyong buhay knowing that He is your Savior? Amen, di ba? Kasi alam na natin at expected dapat yan ng Panginoon. Lahat ng kanyang mga anak na kilala siya bilang Savior, of course, we have to make room for our Savior in our lives.
Ayan, yan po yung dapat nating makita sa ating panahon na ito. Pero hayaan nyo po na sa pag-aaral po natin ngayong umaga, tingnan po natin, there are two groups of people na magkaiba ang ginawa sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. The first group, sila yung mga tao na igirinup ko who made room for the Savior. The second group naman, sila yung mga tao who failed to make room for the Lord. Okay, tingnan po natin, who are these people? Yung first group, people who made room for the Lord, number one ay yung mga shepherd. Sa kabila ng kanilang kaabalahan, makikita natin that the shepherds made room for the Lord despite their busy life. Ang sabi po ng Luke chapter 2 verse 8 hanggang 10, sa lupain ding iyon ay may mga pastol na parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. At alam natin itong verse 11, ito yung very familiar verse sa atin. Ito yung proclamation ng angel doon sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. At ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Verse 13, biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Now, tingnan natin yung response ng shepherds. Verse 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Busy sila. Yung iba, walang magawa, pero walang panahon sa Panginoon. Pero itong mga taong ito, nung marinig nila yung magandang balita, may binabantayan silang mga kanilang alaga, ano ang kanilang naging desisyon? Ang sabi nila, tayo na sa Bethlehem, tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. And verse 16, at nagmamadali silang lumakad at nakita nila sila Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. The shepherds made room for the Savior. Sa kabila ng kanilang kaabalahan, sa kabila na kaya nga po nila binabantayan yung kanilang mga alaga, nasa trabaho sila, sapagkat mahalaga itong kanilang binabantayan. Pero dahil napakahalaga nung balitang dumating sa kanila, these shepherds have to make a sudden but definite decision. Mahalaga kasi yung narinig nila, kaya kailangan magpasya sila nung oras na ito. Kaya ano sabi nila? Tayo na, pumunta tayo sa Bethlehem. So it was a sudden but definite decision. Kumbaga, wala sa plano nila, wala sa schedule nila yung kanilang gagawin. Pero dahil napaka-importante, kailangan nilang magpasya at that moment. Bakit? Para sa Savior yon. Sino pinanganak? Hindi hari ng mundo. Hindi reyna. Sino ang pinanganak? Kristong Panginoon. Ang inyong tagapagligtas. Malinaw na dumating sa kanila yung message para sa atin yung balita. So ano ang kanilang response? Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang mabuli ang balitang sinabi sa atin ng Panginoon. Ano pa po yung nakita natin na ginawa ng mga shepherds? They gave utmost importance for the spiritual matters. Hindi ho lagi na meron pong mga ganitong sitwasyon. Kaya nung dumating yung pagkakataon, itong mga shepherds, ayaw nila itong palagpasin. So dahil ang ibinalita sa kanila ay dumating na yung tagapagligtas, at interesado sila. Gusto nilang malaman itong mabuting balita na ito, kahit na yung kanilang ginagawa ngayon ay importante, pero mas nakita nila na mas dapat bigyan ng pansin
itong mas mahalagang balita na dumating sa kanila. Imagine nyo, angel pa ang nagsabi. Diba? Para baliwalain nila yon. Ibig sabihin talagang napaka-importante ng balita na yon. Hindi CNN, hindi Fox News. Talagang yung news team galing sa heaven, isinugo ng Diyos para ibalita sa mga shepherds yung napakagandang balita. Kaya itong mga yung mga shepherd, sino sila para baliwalain yung napakahalagang balita na ito? Ang response nila, bigyan ng lugar ang Panginoon. Bakit? Kasi napakahalaga nito. At kanino binigay ang balita? Hindi kay Emperor Nero o hindi kay Emperor Augustus na siya yung emperor at that time. Ang balita na napakaganda ay sa kanila ibinalita ng mga angel. Kaya hindi nila pinalagpas. Kaya dali-dali sila na nagdesisyon. Mga kapatid sa Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, alam ko na mahalaga sa, kumbaga, alam na natin ang katotohanan na ito na bilang mga mananampalataya, alam natin yung importance ng spiritual matters. Bilang mga mananampalataya, alam natin na hindi lang tayo nabubuhay sa physical, nabubuhay tayo sa spiritual. Kaya bahagi ng buhay ng bawat isa sa atin na talagang binibigyan natin ng lugar ang spiritual na bagay. Amen po ba? Pag anak ka ng Diyos, hindi mo babaliwalain ang mga bagay na spiritual. Kasi yan ang talagang nagpapalago at nagpapatatag ng ating pananampalataya. Hindi mo pinalalagpas yung mga bagay na alam mo na makakatulong sa iyo spiritually. At yun yung ginawa ng mga shepherds. At ganun din sa atin dapat kapag ang mga bagay na alam mong mahalaga, lalo na sa spiritual na bagay, hindi mo yan palalagpasin sa buhay mo. Sabi nga ng Biblia, may pakinabang sa maliit sa mga pagsasanay sa katawan, pero higit ang pakinabang sa pagsasanay sa spiritual. Sabi ng 1 Timoteo chapter 4 verse 8, may mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan. Yung matandang salin, yung lumang salin ng Biblia, yung ang Biblia, sabi, may kaunting pakinabang. May ginamit na description, may kaunting pakinabang. Pero yung mabuting balita, ang sinabi lang, may mapapakinabang sa pagsasanay sa katawan. Ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. So makikita natin na bilang mga anak ng Diyos, at ito'y pinakita, itong mga shepherds na ito, nung nakita nila na mayroong mahalagang balita na napakahalaga sa kanila, hindi nila pinalagpas. Alam nila mapagpapala sila nun. So dapat ganun din ang response natin bilang mga anak ng Diyos sa mga spiritual na bagay na dumadating sa atin. Lalo na kapag kasalita ng Diyos, hindi mo yan dapat binabaliwala, hindi mo dapat sinasarado ang tenga mo, mga bagay na alam mong nagtuturo ang Panginoon, tanggapin mo. Yung iba pagkapanahon na ng pagtuturo ng Panginoon, yes Lord, but pagsabihan mo nga siya, tinuturo yung iba. Pero hindi niya maangkin na para sa kanya yung sinasabi ng Panginoon. Dapat kapag ka ang Diyos ay nagsasalita at ang salita ng Diyos ay parang itinutuwid ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Kasi may pinapahayag ang Panginoon, naririnig mo ang tinig ng Panginoon at inaayos niya ang buhay mo. Hindi yung pagka nakarinig kayo ng message at parang ako na naman pinapatamaan, di na nga ako atin dyan sa susunod na linggo. Hindi. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Kaya nga, ang salita ng Diyos, kung mapapansin ninyo, ang daming mga huwag, ang daming mga ito ang gawin nyo. Bakit? Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon. At paano tayong lalago at matututo? Sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon. Pagpapahalaga sa mga bagay na may kaugnayan sa kabanalan. Amen po ba? At nakita natin ito sa mga shepherds. Kahit na sila po ay mayroong trabaho nung panahon na yon, inuna nila yung spiritual matter. Kasi hindi naman laging nandyan yung mga, hindi naman tayo laging Linggo, di ba? Hindi naman laging Linggo, may Lunes hanggang Sabado. Ibig sabihin, may oras at panahon para sa maraming mga bagay. Ang totoo, minsan nga yung mga unplanned na gawain natin, yung mga outing, sabi nga ng iba, mas mabuti pang hindi nagpaplano, natutuloy. Kasi minsan, pagka may mga biglaang galaan, wala sa plano, natutuloy. Ang church, meron ng regular na activity. Di ba? Minsan, hindi pa nadadaluhan.
Andiyan po ba kayo? Dapat bilang mga anak ng Diyos, yun yung higit nating makita, na ang mga trabaho, alam natin na hindi yan nauubos, gawaing bahay man yan, o mismong trabaho. Pero pag hindi mo binigyan ng lugar ang Panginoon, pag hindi mo binigyan ng lugar sa buhay mo ang mga spiritual matters, kakainin ka ng sobrang kabisihan na mawawala ng lugar ang Panginoon sa buhay mo. At yun ngayon ang ginagawa ng sanglibutan. Maraming mga activities na binibigay sa tao para walang lugar para sa kabanalan. Kaya napansin niyo po ba na ngayon ay pwede na kayong gising ng 24 hours. Marami kayong pwedeng gawin sa loob ng 24 hours. At minsan nakalulungkot dahil Friday, last day ng trabaho, Saturday ay family day, ang dami mga pwedeng gawin. Ito na ang problema. Pag Saturday na, ang dami ng pwedeng gawin, mapupuyat na yan hanggang Saturday ng gabi, mapupuyat na yan, Sunday na madaling araw, dahil napuyat na, hindi na nakadalo sa gawain ng Diyos. Kasi masyadong na-busy up ng maraming mga gagawin. Pero nakita natin itong mga shepherds, ang dami, nasa trabaho sila, nagbabantay sila ng tupa. Hindi pwedeng pabayaan, kaya nga nila binabantayan eh. Pero dahil napakahalaga sa kanila nung dumating na balita, napakahalaga sa kanila ng spiritual na bagay na ibinalita ng angel, anong ginawa nila? They made room for the Savior sa kabila ng kanilang kabisihan. Tara, punta tayo ng Bethlehem. Tingnan natin ang ibinalita sa atin ng Panginoon. Kaya sa atin din, it is a reminder bilang mga mananampalataya na sinasabi natin, Savior natin ang ating Panginoon. Kung Savior natin ang ating Panginoon, be sure to make room for Him in your busy days, in your busy life. Kahit na gaano pa karami yan, siguro po ako, kung naranasan ko po ito ngayon, sa panahon na to, yun yung aking experience. Ito pong magpasimula po nung pagpapatayo ng ating church building, construction boy, tagabilin ng materyales, at magre-ready po ng mga pagbisita sa mga kapatiran, magre-ready ng salita ng Panginoon. Lahat po yan ay sabay-sabay na kailangan kong gawin in a week. At ito pong last 2 months ay talagang very, sabihin natin, talagang nagpatong-patong na sunod-sunod po yung mga schedule. At kasama pa po kahapon, meron po akong kinasal, may counseling na gagawin sa ikakasal. Talagang pag tinignan nyo po, busy, talagang very busy. Pero nung makita ko po ito, pwede na mangyari sa atin na sa sobrang busy natin, makalimutan natin ang oras natin para sa ating Panginoon. Pero alam nyo po, kahit na sobrang busy, I have to attend to my personal spiritual needs. I have to be ready na kailangan andyan ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, personal devotion, andyan yung prayer. Bakit? Kasi mas lalo kong kailangan ang physical strength and spiritual strength para magawa ko ang lahat. Dahil kung hindi, talaga kong dumating na yung time, last week po ay nag-LBM ako, 2 weeks ago. At sobrang lambot na ako, pero kailangan ko pa rin pong mangaral. Lambot na lambot po ako, pero I prayed to God na, Lord, ibigay mo yung strength. Bakit? Kasi nga, sa sobra nating kaabalahan sa maraming mga bagay, pwede natin makaligtaan yung pinakamahalagang bagay. Ano yun? Yung oras natin para sa ating Savior. Yung oras na dapat nating ibigay sa nagbibigay sa atin ng lakas, ng ating buhay, nagbibigay ng magandang pagpapala sa ating mga pag-aaral. Kailangan natin magbalik ng pasasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pagpapalang ito. Pero kapag ka nasobrahan tayo ng kabisihan sa maraming mga bagay at nakakalimutan natin yung oras natin para sa ating Savior, hello, para na rin tayong yung inn o yung Bethlehem na dumating yung Savior,
pero wala tayong room para sa ating Savior na sinasabi nating Savior natin. Amen po ba? So bilang mga mananampalataya, gaano man kayo kabusy, make sure that you give room sa ating Panginoon, sa inyong araw. Bigyan nyo talaga ng pansin, ng oras ang ating Panginoon sa inyong buhay, gaano man kayo kabusy. Bakit? Sapagkat ang pakinabang ng mga spiritual na pagsasanay ay higit kaysa mga pagsasanay para sa katawan. Material and physical, kailangan natin. Pero higit natin kailangan ang spiritual o ang kabanalan. Pangalawa po na makikita po natin na nagbigay po ng room. Una, yung shepherd, despite their busy schedules, talagang nilaan nila yung kanilang oras. They made room for their Savior. Pangalawa, makikita natin ay yung mga magi o yung mga pantas. They made room for the Lord despite the danger that they may encounter. Napakalayo po ng kanilang lugar, Middle East, sabi nga, hindi matukoy kung talagang saan, pero malayo yung kanilang pinaglakbay at ang problema, hindi definite kung saan yung address ng kapanganakan ng Panginoon. Mahirap maghanap sa isang hahanapin mo na hindi mo alam. Salamat ngayon, mayroong Waze, yung mga Grab driver ngayon, yung mga delivery ngayon, ay doon sila nagre-rely, kabisado na nila yung kanilang mga lugar. Pero alam nyo, itong mga pantas na ito, itong mga magi na ito, sabi nga sila po ay mga researchers, mga pantas, ang dami nilang mga kaalaman. Pati yung pagsusuri sa mga stars, trabaho nila yon. Pero maganda, para sa Savior, hindi sila nag-rely doon sa kanilang kaalaman. Para malaman nila kung nasaan yung Savior, God has to give them sign. At ang sign ay yung star. Yung problema, ang star ay hindi po yan 24 hours at hindi rin po yan laging nandyan. Kaya sa kanila pong paglalakbay, may time na inabot na sila ng sobrang liwanag, di na nila makita yung liwanag ng star, so standby din sila. Standby din sila kasi walang gabay. Walang signal. Walang wifi. So, standby lang sila. Tapos pagka nandoon na uli yung tuwan-tuwan na naman sila, tuloy sila ng kanilang paglalakbay. At kailangan nila maglakbay kasi they want to honor our Savior with their presence and with their presence. Yung kanilang sarili at yung kanilang regalo. At totoo po, if you want to honor God, hindi nais ng Diyos ang inyong tithes lang ang makarating sa gawain ng Diyos. Yung iba sa sobrang busy, pakiabot mo na lang yung aking tithes. Ang tithes na lang ang mag-church. Pwede po ba na ang church, ang tithes ang i-disciple? Di ba? Yung iba po kasi sa sobrang busy talaga, Pastor, bahala na po kayo sa tithes. O ikaw, sobrang dami po ng gawa, hindi talaga maka-absent. Tandaan nyo, ang hinahanap ng Panginoon, hindi yung inyong tithes. Ang hinahanap ng Panginoon, unang-una, yung presence ninyo. Amen po ba? Bakit? Kasi mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya nga, nung nagpagaling ang Panginoon ng sampu, nasan yung siyam? Kasi gusto ng Panginoon, personally, tayo ang magpasalamat sa Kanya. At bahagi ng ating pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos, ayun, out of our generous heart. Dahil napagpala tayo, ay nagbibigay talaga tayo para sa gawain ng Panginoon. Personal din. Amen po ba? Pero wag mangyari. Kasi meron iba na mga churches na talagang ang umaattend ay yung mga tithes na lang nila. Wala na po yung mga churchgoers. Anong uri ng church yun? Hindi ho ganong church ang tinayo ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Itong mga pantas, yun ang kanilang gusto. They want to honor the Lord with their presence. Gusto nila na nandun sila kung nasaan ipinanganak ang kanilang tagapagligtas. Kaya sila mismo nag-travel, pero to make that travel ay hindi po madali. They have to take a risk. Sapagkat may dala po silang mga mamahaling treasure, so pwede po silang matambangan ng mga robbers, nagbabiyahe po sila, pero hindi nila yun inintindi.
ang mahalaga sa kanila, gusto nilang makarating ng personal sa presensya ng Panginoon at dalhin ang kanilang handog. In fact, yung kanilang joy ay nag-uumapaw. Sabi nga ng Matthew chapter 2 verse 10. Pansinin niyo po, sabi, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Pag nakikita nila yung star, star pa lang yun. Tuwang-tuwa na sila. Star pa lang. Kasi yung star na yun, yun yung guide para makarating sila sa Panginoon. Eh how much more nung makarating sila doon sa presence ng ating Panginoon? Pero sabi ng verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceeding joy. At tayo alam natin na kahit na hindi natin nakikita ang Panginoon, pero alam natin nandito ang presence ng Panginoon. When we worship God, when we honor Him, tayo po ay pinupuspos ng kagalakan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ano po ang ginagawa natin? Nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa ating Diyos kasi alam natin na kasama natin ang Panginoon. Yun yung source ng strength natin and joy, yung alam natin na ang presence ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. At ito po mga pantas na ito, hindi po sila nag-alala sa kanilang mga buhay. Bakit po? Para kasi sa Lord yon. Tandaan niyo mga kapatid, kapag ang inyong buhay, pinagamit niyo sa Panginoon, hindi kayo nawawala ng buhay. Nagkakaroon kayo ng buhay. Amen po ba? At ang pinakamainam na gamit ng buhay ay yung pinagagamit sa Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 10 verse 39, sabi, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Naku, hindi ako a-attend. Baka magkahawahan kami eh. Di ba? Oh, hindi ako a-attend kasi marami mga dahilan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ito yung makikita natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang buhay na ibinibigay natin sa Panginoon na hindi kawalan, hindi kalugihan, para sa Panginoon ito ay pagpapala. Kaya dapat makita natin na hindi sayang ang ating ipinaglilingkod para sa Panginoon. Kaya ito mga pantas, ito po yung nakita nila. They risked the danger. Hindi nila alam kung saan. Ang totoo, sabi nga ng tala, nung dumating sila, yung mga pantas, nung dumating sila sa Bethlehem, wala na po sa sabsaban yung bata, si Jesus, sa bahay na po na natagpuan. Ibig sabihin, pinanganak na sanggol nung dumating po yung mga pantas, bata na. Siguro mga ilang months na, kasi sa haba nga po ng paglalakbay. Pero, still, nagpilit pa rin sila na makarating. Bakit po? Kasi mahalaga sa kanila ay may bigay nila yung kanilang pagpupugay para sa ating Panginoon. Kahit na ang katumbas nito ay danger. So ito po yung grupo ng mga nagbigay ng lugar para sa ating Panginoon. Now, punta tayo sa another group. People who failed to make room for the Lord in their lives. Sa John chapter 1, verse 10 and verse 11, ito po yung ating mababasa. He was in the world, yung pronoun na he, referring to the Lord Jesus. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. 11, he came to that which was his own, but his own did not receive him. Sa Tagalog, nasa sanglibutan ang salita, nilikha ang sanglibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanglibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Who are these people who failed to make room for the Lord? Number one, the world, yung mga makasanglibutan.
The world did not recognize the Savior. Sabi, He was in the world. Nandito ang Panginoon. Pero ano nangyari? The world did not recognize Him. Bakit hindi makilala ng mundo ang Panginoon? Kasi nga, sa mundo, ang daming iba't ibang mga Kristo, iba't ibang mga relihiyon. Kaya nalilito ang mundo, sino ba talaga ang totoo? At sa dami, ay yung iba ayaw ng magrelihiyon. Yung iba ayaw ng kumilala kay Kristo. So nalilito ang mundo sa dami ng mga naririnig nilang mga nagaangkin na mga Kristo. Pero yung iba talagang totally ay nire-reject nila ang Panginoon. Pero dito ang sabi, they did not recognize Him. Hindi nila nakilala. Sa dami ng mga Kristo mga nakikilala o nagpapakilala, hindi talaga yung tunay ang nakikilala nila. Kaya di ba minsan may naririnig tayo, ay pareho din naman yan. Ay pareho din yan. Pero pag tinignan mo ang Biblia, hindi pareho ang tinuturo ng Biblia na Kristo ayon sa history at Kristo ayon sa Biblia. Makikita natin na meron talagang totoong Kristo na dapat kilalanin ng tao. Yung hindi nakakakilala sa Panginoon, lahat ay tinatawag nilang Diyos. Kahit sino pwede nilang tawaging Diyos. Kasi nga, mali ang pagkakilala. So the world did not recognize Him. Bakit? Mali ang pamantayan ng pagkakilala sa Panginoon. At ganun din ang kalagayan natin noon. Akala din natin yung Diyos na tinatawag natin, ayun na nga yung Diyos natin noon. Kasama din tayo noon sa world. Mali din ang pagkakilala natin sa Diyos. Mali ang pagkakilala natin kay Kristo. At yan ang kalagayan ng world. Pangalawa, the Jews. Kung ang mundo hindi kinilala si Jesus, o hindi nakilala si Jesus, ang mga Hudyo naman, kilala nila, pero nireject nila. Magkaiba po ito. Ang sabi ng 11, He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Kakilala, pero tinanggihan. Yan po ang ibig sabihin ng reject. Para kang dinisown. Hindi ka tinanggap. At mabigat pong kalagayan yan. At yan ang ginawa ng mga Hudyo, particularly itong mga Pharisees, yung scribes. Hindi nila, sila mismo yung nakakaalam ng salita ng Panginoon, pero hindi nila matanggap si Kristo bilang manunubos. Meron pang punto na gusto nilang ipapatay ang ating Panginoong Jesus kasi nag-aangkin na anak ng Diyos. Kaya gusto nilang patayin. So, they rejected the Lord. Kaya ano sabi ng Romans chapter 1 verse 25? Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. So guilty dito ang Jews at particularly the whole world. Kasi yung mga hindi nakakakilala ng lubos sa Panginoon, sinasamba din nila, akala nila Diyos, pero actually yung nilikha lang ng Diyos sa kanilang sinasamba. Pero yun ang kalagayan. The world did not recognize Him. The Jews rejected Him. Pero meron pa po. Number 3, group of people who failed to make room for the Lord. Yung teachers of the law. Yung mga Pharisees and scribes, mga Sadducees. They were indifferent. Kumbaga, wala silang pakialam. Pero alam nila yung katotohanan, pero wala silang pakialam sa katotohanan ng dumating sa kanila. Unlike the shepherds, nung dumating yung magandang balita, nag-respond agad sila. Let's go to Bethlehem. Samantalang itong mga teachers of the law, pansinin niyo po, Mateo 2, sa 3 hanggang 6. Ito po ang sabi. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Verse 5, sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila.
Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. At naririto, nagtatanong yung mga pantasan po ipinanganak yung hari ng mga Hudyo. Ang sabi ng mga pantas, sa Bethlehem po, alam nila. At naririto yung nagko-confirm, gusto po naming puntahan kasi may ipinanganak pong hari ng mga Hudyo. At doon sa ano, Bethlehem. Ang sabi kasi ito, so alam na mga Pharisees, ng teachers of the law, lalo na ng mga scribes. Alam niyo po yung mga scribes, pag nagbabasa kayo ng Bible, nababasa niyo yung scriba. Sila po yung, from the word scribe, mayroon tayong ballpen noon na scribbler. Ang trabaho po ng mga scriba ay iiskriba ng iiskriba yung mga kautusan, yung mga aral. So, nagsusulat po sila paulit-ulit dahil wala pa pong printing machine noon. So, manually, sinusulat po nila, inuulit nila ng inuulit yun for distribution. At alam na alam nila yung kautusan. Alam nila yung prophecy. Inaabangan talaga nila yon kung kailan dadating yung manunubos. Pero eto na, binalita na nung pantas, may pinanganak na, kaya lang di namin alam kung saan. Alam nila, pero wala lang, wala silang pakialam. Sila yung mga tao na walang pakialam sa mga spiritual na bagay. Mga tao na walang pakialam sa mga bagay na mahalaga. May mga ganito po mga religious groups, naniniwala po sila sa Diyos, naniniwala po sila sa ating Panginoong Jesus, pero alam nyo, hindi sa nagse-celebrate ng Christmas. Siguro may mga ilan kayong grupo na naririnig, yung iba nga hindi pa nagse-celebrate talaga ng birthday. At ang reason nila ay, sabi nila, hindi naman yan yung eksaktong kapanganakan ng ating Panginoon. Well, totoo po, kung hindi nga po ito yung eksaktong kapanganakan ng Panginoon, totoo naman po yun. Marami po talaga nagsasabi, hindi December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Pero para sa akin po, hindi yung issue yung eksaktong date. Ang issue dito ay yung pagbibigay mo ng honor sa ipinanganak na manunubos. Ibang panahon nga, binibigyan natin ng honor. May Grandmas Day, may uncles, or siguro, lahat na yata, pwedeng lagyan ng mga ano, may Thanksgiving pa sa Amerika. Kailan mo gusto mag-celebrate para sa isang mahalagang bagay, ginagawa mo yun. Di ba? No, lalo na para sa ating Panginoong Jesus. At hindi naman masama yung purpose na ipagdiwang at ipagpasalamat yung kapanganakan ng Panginoong Jesus. Kahit hindi yun yung kanyang eksaktong kapanganakan. Wala akong nakikitang masama doon, pero yung iba, yun po yung kanilang reason. Na sabi nila, dahil hindi naman yan ang araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesus, at saka yan ay ano, practice yan ng mga, hindi mga, sabi nila, pagan practice yan. Practice daw yan ng mga pagano, ng mga hindi tunay na nananampalataya sa Panginoon. Well, pwede nating i-redeem yung mga bagay na ginagawa ng mga hindi mananampalataya at gawin natin para sa Panginoon. Na ang purpose ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pwede mangyari yon. Pero yung para, katulad ho halimbawa, pansinin niyo po, dumating po doon sa panahon ng church na dahil ginagamit po ng mga band, mga rock band, ang keyboard, ang mga bass guitar, sa demonyo daw yan, kaya wag daw yan gamitin sa church. Noon, may mga ganong extreme na kaisipan. Totoo po yun. Buti nga, hindi na naabutan ngayon yan ng ating mga kabataan. Kumbaga ngayon, ginagamit na. Ibig sabihin, neutral yan. Yung bagay na yan, hindi yan masama. Ang magiging masama lang yan kapag kaya na ay ginamit sa kasamaan. Kaya para hindi yan maging masama, sino ang dapat gumamit niyan? Mga lingkod ng Diyos at gamitin sa pagpupuri sa Panginoon. Kasi ang mga bagay, neutral. Ang pera ay hindi masama. Diba? Ang masama ay the love of money. Hindi money is the root of all evil. Money is neutral. Ang masama, the love of money. Dahil kapag ka sobrang mong mahal ang pera, papatay ka. Sa sobrang mong mahal ang pera, magiging maramot ka. Pero ang pera pwede mong gamitin para sa pagpropagate ng gospel.
Pero mayroong mga ganong kaisipan na dahil ginagamit ng ganitong grupo, huwag natin gamitin yan. Pero sa akin po, ang nakikita ko po dito, hindi ko masama na i-celebrate ang Pasko. Kung tutuusin nga, tayo mga Kristiyano, kung pwede lang ba natin i-celebrate ang Christmas ng araw-araw bilang pagpapasalamat sa Panginoon, magastos nga lang. Pero pwede natin yung gawin, amen po ba? Kasi hindi naman issue sa atin yung mismong December 25. Ang mahalaga sa atin ay i-celebrate natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Tingnan nyo nga po yung mga pantas. Nung dumating po sila, ay hindi na po sanggol ang naabutan nila. Pero ang mahalaga sa kanila, gusto nila na parangalan ang ating Panginoong Jesus. So yun yung importante. Pinarangalan nila ang ating Panginoong Jesus, huli man yung kanilang pagdating, pero naibigay pa rin nila yung nararapat na pagpaparangal at pagsamba sa ating manunubos. Kaya yun din po yung ating ginagawa kapag nagsa-celebrate tayo ng Christmas, December 25 natin ito ginagawa, pero hindi dahil yun ang alam natin na petsa. Pero anumang petsa natin gawin yan, ang mahalaga, this is for our Savior. Amen po ba? Hindi tayo nagtataas ng sino man, hindi tao, kundi ito'y para sa Panginoon dahil alam natin, dumating siya isang araw para tubusin tayo sa ating kasalanan. Ano ang makakapigil sa atin para hindi magpasalamat sa ating mangliligtas? Yung mga pantas, ang layo ng pinanggalingan nung dumating sila ay bata na ang Panginoong Jesus, hindi sila napigilan na hindi magpasalamat sa Panginoon. Ganon din tayo. Ang ginagawa din po natin, nagse-celebrate tayo sapagkat mayroong totoong nangyari na kapanganakan ng manunubos para tayong lahat ay tubusin sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Kaya ngayon pong umaga, mga kapatid sa Panginoon, tanungin ninyo ang inyong sarili, saan kayong grupo kabilang? Yung shepherds, sa kabila ng kanilang very tight na schedule, unplanned, pero they were able to squeeze out very special time for the Lord. Hindi nila naging reason na hindi. Baka pagalitan kami ng aming amo kung hindi kanila yon. Kasi kung iiwanan na lang namin, baka mawalan kami ng trabaho. Hindi na nila yun inintindi. Ang inintindi nila yung magandang balita. Yun yung inimportante nila. Kaya kung kayo ay kabilang sa unang grupo, grupo ng mga shepherds, kayo yung magbibigay ng lugar sa inyong buhay para sa Panginoon. Gaano man kaabala, gaano man karami ang inyong mga ginagawa, lalo na ngayong Christmas season na naman, kabi-kabila ang mga party. Tapos kabi-kabila yung mga schedule na talagang may matatamaan ng mga iba-iba mga schedule. Tandaan nyo, meron tayong sambang gabi. Yun. So, make time para doon sa mga pagkakataon na yun. Pagtatamaan yung mga schedule na yun, sikapin ninyo na nandun kayo sa panahon na idinadaos natin ito. Hindi naman yan araw-araw. At least ngayon, once a year, meron na tayong ganito na nagagawa natin. So, commit yourself na maging kabahagi ng gawain na ito. Pero hindi lang sa sambang gabi, sa bawat mga gawain ng Diyos. Kung si Jesus ang iyong Savior na dumating at nananalig ka sa Kanya, hindi mo pababayaan na mawalan siya ng lugar sa buhay mo. You will make room for the Lord. Alam niyo po, may mga kapatiran tayo, dito mayroon din sa atin. Minsan, struggle talaga dito, lalo na sa Manila. May mga trabaho na pati Sunday affected. Lalo na yung mga, ang shift ay, yun nga, kasi di ba yung mga ano ngayon, PPO ba tawag doon? Yung parabang na, sa call center, gabi, tapos magpupuyat kayo, kaso kinabukasan. Ang hirap, ano? Ang hirap yung schedule. Pero nandun yung kagustuhan na maging kabahagi ng gawain ng Diyos. Pero alam nyo, meron iba talaga na, yung iba, tumatayo sila na sinasabi sa kanilang boss, kasi mahalaga sa kanila yung araw na yon. Yung iba naman pinapakinggan. Yung iba naman nag-aalala, baka alisin sa trabaho. Ibig sabihin, hindi pa ganun katatag yung kanyang pananampalataya.
Pero I commend yung mga talagang gumagawa ng effort kasi para sa kanila, mahalaga ito para sa aking spiritual na buhay. Ayoko mawala ito. So gumagawa sila ng paraan. O yung iba naman, naghahanap ng, kung hindi tama sa schedule nila yung kanilang church, yung church nagbubukas naman ng extra na oras para naman doon, i-cater doon sa mga ganong oras. Pero ang mahalaga, makita natin na dapat i-squeeze natin yung ating time para mabigyan ng lugar talaga ang Panginoon. Dahil kung hindi, ang kaaway, ang mundo, ang pupuno talaga ng mga schedule mo. Andun yung desire, pero hindi mo malagyan ng oras yung desire. Bakit? Kasi ang kaaway, pinupuno ang mga schedules mo para ilayo ka sa Panginoon. Pero kung kilala mo ang Savior mo, kahit gaano pa kahalaga yung ginagawa mo, magdidesisyon ka. Pipili ka kung ano yung pinakamabuti. At bawat desisyon na gagawin natin bilang mga anak ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yung iba nga, nagsasarado pa po ng tindahan talaga. Eh, alam naman natin ang mga tindahan. Minsan, Sunday nga maraming, ano yan, maraming mamimili. Pero tumatayo sila para sa Panginoon. Parang yung mga shepherds na iniwanan nila. Hindi ibig sabihin baliwala sa kanila yon. Hindi po. Talagang sinasamantala nila yung pagkakataon. Kasi hindi naman laging naroroon yung balita na yon. So ganun din sa atin. May mga naka-schedule na talaga tayo. Sikapin ninyo na laging maging kabahagi sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi mahalaga ito. Bakit? Para sa ating manunubos. Siya yung ating Savior. Hindi naman buong panahon ang hinihingi ng Panginoon sa inyo. Amen po ba? Ang Sunday ay bahagi ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Yung Wednesday na pananalangin natin, kasama din yon sa oras na dapat binibigay natin sa ating Savior. Yung ating BU na for the meantime ay next year po, natapos na muna for this year. Diba? Pero maging kabahagi po kayo ng mga programang ito na ang layunin ng Diyos ay para palaguin tayo at bilang pagkilala natin sa ating manunubos. Natandaan ko po nung si Pastora Pleda po kasi yung kanyang tatay hindi pa po noon mananampalataya, manginginom pa. Eh sila po magkakapatid ay talagang masigasig pong dumalo sa gawain ng Panginoon, sa iba pa pong gawain yung kanyang nanay. Ang ginagawa daw nung tatay, binabato mismo yung ano, yung building, yung bahay, talagang nanggugulo daw. Pero sila binibigyan nila ng lugar yung talagang pagsamba, inuuna nila ang Panginoon. At dahil po doon ay nakakilala din naman ang kanilang tatay at namatay yon na ano na nakakilala sa Panginoon. Ako po ang nag-ano sa kanya sa interment. Pero ang point po dito, itong pamilyang ito talagang binigyan nila ng lugar ang Panginoon sa kanilang buhay. Sa kabila nung may ganong threat sa kanilang tatay, katulad ng mga magi na may mga danger na nakaakibat, pero hindi sila tumitigil. Para sa Panginoon ito eh. Bibigyan ko ng lugar ang Panginoon. Kahit na ang kapalit nito ay yung pinipersecute sila ng kanilang ama dahil sa pananampalataya, tuloy lang sila. Bakit? Para sa kanilang tagapagligtas. Well, kayo po, kung wala, pasalamat kayo kung wala pong sa inyo, ang gagawin nyo na lang, a-attend na lang. Walang pumipigil, walang humahad lang. Sino po dito sa inyo ang may asawang humahad lang? Meron po ba? Di ba? Ang gagawin nyo na lang, a-attend na lang. Minsan ano nagiging kalaban? Wala nang persecution eh. Ang nagiging kalaban ay yung sarili. Minsan tinatamad na magbigay ng room para sa Savior. Na walang oras para sa Panginoon na ating tagapagligtas. Kung kayo po'y kabilang doon sa unang grupo, bibigyan nyo talaga ng oras, ng panahon, ang iyong manunubos. Amen? Tulad ng magi, katulad ng shepherds. Do not be like the other groups na andun na ang Panginoon, pero wala po silang ginagawa. Lalo na yung mga Pharisees, indifferent, wala lang. Hindi po tayo bilang mga mananampalataya, hindi wala lang ang ating Panginoon. Mahalaga siya sa atin. Pero minsan, may mga ganyang mananampalataya ngayon na wala lang ang Panginoon sa kanila.
Hindi pinapahalagahan ang oras para sa Panginoon na dumating bilang manunubos. Tandaan nyo, hindi ganyan ang larawan ng nakakilala sa Panginoon bilang kanyang manunubos. Amen? Hindi natin ituturing ang Panginoon na wala lang. Siya ang lahat sa atin. Kaya papahalagahan natin siya. Bibigyan talaga natin siya ng oras. Bibigyan natin siya ng lugar sa ating mga buhay. Bakit? Kasi siya ang ating Panginoon. Siya ang ating manunubos. Bilang pagtatapos po, titingnan natin yung naging resulta ng pagtatagpo ng pantas at saka ng shepherd sa ating Panginoon. Makikita natin yung parehong magandang resulta. Nung nakatagpo ng mga shepherds ang Panginoon, ang sabi ng chapter 2 ng Lucas, verse 20, ang sabi, umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa sinalita o ibinalita sa kanila ng anghel. They went away rejoicing, testifying of what they had witnessed, of what they had heard. Napagpala sila nung kanilang nakita, at dun sa encounter na yon, umuwi sila na galak, hindi natatapos yung kagalakan. Bakit? Kasi tinagpo sila ng Panginoon. They made room for the Lord. At ang sino mang tumatagpo sa Panginoon, hinihipo ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, at ganoon ang ginawa ng Panginoon dito sa mga shepherds. Umuwi sila na galak. Kasi narinig, nakita nila yung kadakilaan ng ating Panginoon. Yung mga pantas naman, nung sila po ay dumaan kay Herodes, ang sabi ni Herodes, pag nakita mo na ang pinanganak na sanggol, sabihin mo din sa akin para ako din ay sumamba. Eh nalaman ng mga pantas na papatayin pala dahil galit nga si Herodes. So ano sabi ng angel naman doon sa mga pantas? Huwag na kayong dumaan doon. At ang sabi ng Matthew chapter 2 verse 13, umuwi ang mga pantas, hindi na sila dumaan sa dating daan. Umiba sila lang daan. Ano ibig sabihin nun? Because of their encounter with the Savior, nagkaroon sila ng bagong pamumuhay. Ang pinakikinggan na nila ngayon ay aral na mula sa Diyos. Kasi ang nagbigay ng instruction, angel, at sinunod nila. Yung instruction galang kay Herodes, binaliwala nila, mga kapatid sa Panginoon, kung may lugar sa inyo ang Savior. Ang pakikinggan ninyo ay ang aral ng Panginoon. Sapagkat ang aral ng Panginoon ang nagbibigay ng pag-asa. Maraming mga aral sa sanglibutan, social media, ang daming mga information, kay Google magpunta ka. Pero ano yung binibigay ng aral na yan? Parang aral ni Herodes. Bibigyan ka ng fear. Bibigyan ka ng kung ano-anong mga bagay na magbibigay sa iyo ng doubt. Pero kapag ka ang pinakinggan mo ay ang aral ng Panginoon, hindi ka na babalik doon sa dati mong ginagawa. Kasi ang aral ng Panginoon ang magpapalaya sa iyo at dadalhin ka sa buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po ba? Yan ang resulta ng nagbigay ng lugar sa manunubos. At yan din ang dapat na ginagawa natin bilang mga anak ng Diyos. Tayo na nagbigay ng lugar sa Panginoon, tayo ay mayroong oras para sa Panginoon. Kapag ka sinabi mo na ikaw ay anak ng Diyos pero wala kang oras para sa Panginoon, katulad ka din nung dinatnan ng Panginoon na Bethlehem, na Jerusalem, dumating siyang tagapagligtas, pero walang nagpapasok sa kanya. Pero kung pinaghari mo na ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka papayag na ang buhay mo ay hindi mababago ng Panginoon. Hindi ka papayag na mawawalan ng lugar sa kabila ng kabisihan mo. Hindi ka papayag na ang Panginoon, ang kanyang salita, yung pakikipag-ugnayan mo sa kanya, ay mawawalan ng lugar. Bakit? Siya ang iyong manunubos. Mahalaga siya sa iyo. Amen po ba? Make room
for the Savior. Yan ang nais ng Panginoon na makita sa panahon na ito. Tayo ba talaga na nananalig sa Kanya? Meron ba talaga siyang lugar sa ating buhay? Meron ba talaga siyang lugar sa ating puso? Makikita yan sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Sino ba si Kristo sa inyo? At ang resulta po niyan, you will love the Word of God. You will love the presence of God. Katulad ng mga Magi, hindi na sila nakinig sa sinabi ni Herodes, ang pinakinggan nila ang aral mula sa ating Panginoon. Amen? Mapagpalang araw po sa bawat isa. God bless you. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.